Mga katribo at kabayan, magandang balita ang sultanate ng Sulu at Sabah. Giniit ang pag-aangkin ng Pilipinas sa Sabah. Sultanate ng Sulu ay patuloy na nanindigan at lumalaban upang bawiin ang Sabah sa Malaysia. Ang mga ito ay parte ng Pilipinas. Pero bago ang lahat, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Utang i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video na aming i-upload. Ang Sultanate ng Sulu at North Borneo noong nakaraang Martes ay muling iginiit ang pag-aangkin ng Pilipinas sa Sabah. Sa magkainitan ang matataas na diplomat ng Pilipinas at ng Malaysia sa Twitter. Pahayag ni Mr. Secretary Locsin na ang Sabah ay wala sa Malaysia. Sa Sulu ay nanirahan sa Sabah ng 600 taon at sa darating pang panahon. Tinit sa isang pahayag at sinabi nito na ang 35th na sultan ng Sulu at ng North Borneo sa Portugal, Serbia, Yugoslavia at iba pang bansa. Pilipinas at Malaysia ay muli na namang nagkasagutan noong nakaraang linggo at muling nabuhay ang isang usaping matagal nang nanahimik. Sumo ng Malaysian Minister Muhyiddin Yassin ang embahador ng Pilipinas. Umano sa payag ng Foreign Affairs Teodoro Locsin Jr. na ang Sabah ay wala sa Malaysia. Tare, Foreign Affairs Teodoro Locsin Jr. ay nanindigan sa kanyang katayuan upang isumon ang embahador ng Malaysia sa Manila. Later, tumigil ang Malaysia sa pagbabayad ng cession money na nagkakahalaga ng 300 Malaysian money o halos 61,300 isang taon mula noong 2013. Sinabi ng Malaysian News Agency Barbara sa isang ulat noong Hulyo 22. Ang mga sultanate sa gobyerno ng Malaysia upang malutas ang alitan sa pamamagitan ng madiplomatikong pamamaraan. Amin na maunawaan ng pamahalaan ng Malaysia ang kalagayan ng libu-libong mga mahihirap na pamilya at katutubong pamilya na namumuhay sa Sabah. Ang estado ng Sabah ay mayaman sa langis ay naging isang malaking isyu sa pagitan ng Pilipinas at sa loob ng maraming dekada. Tatandaan mga katribo at kabayan, mahigit kumulang sa 200 na armadong tagasunod ng isang self-proclaimed sultan sa Sulu. Pilipinas ay sumalakay sa estado ng Sabah noong Pebrero 2013 na humantong sa pag-aaway na nagresulta ng tawi ng marami. Inihayag ng Sulu Sultanate na ipinaupa ang Sabah sa British North Borneo Company noong 1878, kitungo na nakita ng Malaysia bilang isang nakita na pag-aambandona. Tanang Sulu ay dating namumuno sa Sabah at ng lahat ng isla ng Sulu. Lalim ng kontrol ng Britanya ang Sabah pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at sumali sa Malaysia noong 1963. Ang taon ang Sultanate ay ibinigay ang soberanya sa Pilipinas. Ay mayaman sa maraming likas na yaman. Mga pangunahing pag-export nito ang langis, gas, truso at langis ng farm maging ang eco-tourism. Ang pagpapanatili ng pag-angkin nito sa estado ng Sabah, si spokesperson Harry L. Rocky idinagdag niya na ang hindi pagkakaunawaan sa teritorial ay hindi malulutas sa maikling panahon. Ang Pilipinas ay ipagpapatuloy ang diplomatikong relasyon nito sa Malaysia. Andan natin noong panahon ng kampanya, sinabi ni Pangulong Duterte Rodrigo noong halalan 2016, abulin niya ang pag-angkin ng mga teritoryo ng Pilipinas. Dito ang lupa ng Sabah. Steen nilagdaan ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia ang isang pagkilala kung saan magtutulungan ang bansa sa mga hukbong dagat. Ibu at kabayan, tama ang pahayag ni Secretary Locsin na hindi tayo dapat matakot sa ibang bansa at tumayo at manindigan pan ang ating karapatan at nasasakupan. Salamat sa inyong panonood mga katribo hanggang sa susunod nating mga video.